Talakayin po natin ngayon naman, ito pong pagpapatayo ng mga permanent evacuation centers na hiling po ng ilang mababatas, particular na po ni Albay Representative Joey Salceda at ako, Bicol Congressman Zaldico, at gayon din po ng AXCIS Congressman nila Congresswoman Jocelyn Tulfo at Congressman Ed Vic Yap, na kung maaari ay magtayo na po ng permanenteng evacuation centers. Dahil sabi nga po ng mga mambabatas na ito ay panay-panay na dahil po sa climate change, dahil po sa global warming. Kung napapansin niyo, panay-panay na kahit summer may dilubyo tayo, di ho ba? Eh syempre, whenever na may dilubyo tayo, yung mga kababayan natin na nalalagay sa alanganin, ha, dadaanan ng mga baha o mga earthquake dyan, kailangan lumikas muna magtungo sa mga evacuation center. Ang problema sa ating bayan, wala po tayong permanenteng evacuation center. Ang mga evacuation center natin bayan ay mga eskwelahan. Alam ho ninyo yan dyan, yung mga ginagawang evac center, yung mga evacuation center, ang mga eskwelahan. Ha? Pag may sunog ka agad, doon ka agad lalagay sa eskwelahan. Ang nangyayari po dyan, ang nagsasuffer po dyan, yung mga estudyante, syempre. Eh, pag yung isang classroom, may mga ilang pamilya nakatira dyan, ililipat, okay? Ilalagay dito yung mga bata sa ibang classroom. Isasama, kunwari, grade 2 classroom. Isasama sa grade 3, grade 4. Nagsisiksikan po sila doon. Yun po ang nagiging problema ho doon. Nagsisiksikan yung mga evacuees natin. Kaya nga po, ang suggestion po nila Kong Salceda, Kong Zaldico, Congresswoman Jocelyn at Congressman Ed Vic Yap ay magkaroon na ng sarili nating evacuation center. At kapag may bagyo, ay nasa linya na po ng aming telepono. Ito, si FIVOX. Anong? Hindi na. Dating FIVOX. Dating FIVOX. Ngayon po ay DOST Secretary Renato Solidum. Magandang umaga po, Secretary Solidum, sir. Magandang umaga po. At kamusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Live po tayo dito sa Erwin Tulfo On Air, dito po sa Radyo Pilipinas Nationwide, sa Secretary. Ito pong request po ng mga mambabatas ngayon na magkaroon na po tayo ng permanent evacuation center, sir. Kasi ang sinasabi nila, and I don't know if you'll agree, taon-taon naman tayo, dinadaanan na ng dilubyo, dapat naka-ready na tayo, meron na tayo mga sariling evacuation centers, hindi lang yung mga eskwelahan, kasi nagkaka-problema, naapektuhan ang pag-aaral ng mga bata pag ginamit yung mga classrooms at ang mga laman ay mga evacuees. So, tama po kayo. You agree to that, sir? Dahil taon-taon na tayo, lalo ngayon ay climate change, lalo ngayon global warming, do you agree with these lawmakers, Secretary? Matagal ko na pong sinusuportahan yung panukalang dapat magtayo ng mga evacuation center, multi-purpose. Right. Kapag hindi naman ginagamit sa evacuation, magamit ng barangay o di kaya ay ng munisipyo. Mm-hmm. Ang kahibahan lang dito sa paligid ng mga active volcano tulad ng Mayon, mm-hmm, ay dapat marami talaga. Opo. Kasi ang mga evacuation pagdating ng bagyo, kumpara sa pagsabog ng vulkan, maramihan ang i-evacuate, mm-hmm, kapag ang isang vulkan ay nag-alboroto. Tama. Meron ng multi-purpose evacuation sa ilang mga eskwelahan dyan sa Albay, pero kulang pa. Opo. At ang nangyayari nga ay tumitira either sa eskwelahan o gymnasium, right, na nakakaapekto sa learning continuity ng mga nag-aaral doon at pati na rin siyempre yung mga batang nag-evacuate. Hmm. Ang ideal siguro, Secretary, ay one evacuation center per town or per city. What do you think, Sec? Siguro isa yun sa indicator na pwedeng gawin, at least isa sa mga bayan. Pero titingnan din dapat, mm-hmm, ang risgo ng bawat bayan. Kasi yung iba, pwede namang ma-adapt ng mga kamag-anak. So correct, dapat baka sa ibang bayan mas marami pa, tulad dito sa paligid ng Albay, aha, na kukulangin, hmm, ang isang evacuation sa
center sa bawat bayan kasi depende kung ilan ang i-evacuate. Oh, at saka dapat matibay din po ano with can withstand ng mga intensity 6, intensity 7 kasi kung may mga aftershocks po, abay, Diyos ko po naman, kung mahina naman, eh, baka matumba sila. Kagaya po nangyari sa Yolanda, yung parang isang multipurpose hall dati. Nakaw, nilipad ng yung yero na basang-basa yung mga tao doon sa loob ng multipurpose hall na yon. Dapat matibay sa lindol, at least intensity 8 ang kaya ma-withstand. Aha. At yung lakas ng hangin ay yung mga dapat mag-withstand ng mga 300 kilometers per hour para pag nasa East Coast yan, ano? Pero opo, pag dito naman sa West, hindi naman ganun kalakas ng hangin. Oo. So dapat yung gagawing multi-purpose evacuation, yung kanyang structural design ay dapat nakaangkop doon sa potential na lakas ng paglindol at lakas ng hangin na darating sa lugar na yan. Sabi po ng ilang mga viewers natin na secretary, siguro pag nagtayo tayo ng ganyan, ay dapat sa pagkikipagtulungan ng DPWH at saka ng DOST dahil kayo ho alam ho ninyo mga miyembro ng PAGASA, miyembro ng PBOX, ang dapat na mga ikang magpaplano niyang kasama ang DSWD DPWH para ikang it will conform to the standards of ikang nakailangan at nakikita ng ahensya ng PBOX at saka PAGASA. Tama po kayo. In fact, para mapabilis ang proseso ng pag-evaluate ng mga panganib sa lahat ng dako ng Pilipinas, meron po tayong ginawang application na pwedeng ma-download ng bawat kababayan natin, Hazard Hunter, na malalaman natin kung aling mga panganib ang pwedeng tumama sa bawat lugar sa Pilipinas. Mm-hmm. Ito po'y available since 2019 pa. Alright. Pangalawa, yung disenyo pagdating sa lindol o hangin, mm-hmm. ay merong specific na pag-aaral na ginawa either ang PBOX o PAGASA, okay. at may mga mapa din na pwedeng gamitin ng ating mga structural engineers mm-hmm. upang madisenyo ng tama yung mga gusaling itatayo sa bawat lugar sa Pilipinas. Alright. Secretary Renato Solidum ng DOST. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po, sir. Mabuhay. Maraming salamat sa inyo at salamat po ulit.